Sabi nila, masarap magkaroon ng best friend. May taong poprotekta sa'yo. May taong magpapasaya sa'yo. Pero handa mo bang itaya ang pagkakaibigan para sa hinahangad mong pagmamahalan? Noo'y umibig na ako, subalit na saktan. Ako si Princess. Grade school pa lang ako, palagi ko nang kaklase si Ivan. Magkaibigan kasi mga magulang namin, kaya kung nasan ako, nandun rin siya. Mapalungkot man o mapasaya, sa kulitan man o problema, yan si Ivan, ang taong lagi kong kakampi sa buhay. Ngunit nang ikaw ay makilala, biglang natako ang nadarama. Isang araw, tapos ang araw na yun. At sa'yo lamang nakita ang tunay na pag-ibig na hinahanap. Buti na lang ika'y nakilala. Binago mo ang nadarama. Di na siya nagpaparamdam. Di na siya nagtotext. Di ko na rin siya nakikita sa school. Kamusta na kaya siya? Pinuntahan ko siya sa bahay nila. Pero hindi ko siya naaabutan. Namimiss ko na yung best friend ko. Namimiss ko na si Ivan. Ang lalaking lihim kong minamahal. Hanggang isang araw. Ba't ba talaga nangyayari sa'yo, Ivan? Bakit? Wala. May hindi ka sinasabi sa akin eh. Anong kailangan ko sabihin sa'yo? Ba't di ka na bumapasok? Ba't di ka na nagpaparamdam sa akin? Ba't di ka nagre-reply sa mga text ko, Ivan? Ivan! Ba't ka ba nanginginap sa buhay ko? Ano ba kita? Natahimik ako sa sinabi niya. Ano ba niya ako? Isa lang akong hamak na best friend. Hanggang doon na lang yun. Umalis siya at di na nagpakita. Di na rin ako nagtetext. Di na rin ako pumupunta sa kanila. Makalipas ang 2 linggo, may natanggap akong balita. Nasa ospital daw si Ivan. Malubha ang lagay. Para lang sa'yo, ako'y di na muling mag-isa. Ikaw na nga ang hindi hinintay ng puso. Ibig pang muli dahil
sa akin ang cellphone ni Ivan. Pare, huwag niyong papakilaban ng best friend ko. Ginawa ko naman ang sinabi niyo, di ba? Dalihan ko na siya. Basta huwag niyo nang gagalawin si Princess. Mahal na mahal ko yun. Ay,